Magandang araw po, si Doc Willy po to. Sa araw na to, pag-uusapan natin napakahalagang topic, ang Zika virus. Paano ba tayo iiwas sa Zika virus? Nakita po na maraming parte na sa mundo ang may Zika virus, kasama na po ang Pilipinas na may Zika virus. Nakukuha ang Zika virus sa kagat ng lamok. Pareho po itong lamok sa nagdadala ng dengue. Ganito po nangyayari. Kung ang isang pasyente ay merong Zika virus at kung buntis siya, pwede niya mahawa ang kanyang anak at yung bata ay magkakaroon ng microcephaly o liliit ang ulo. Kung ang isang pasyente din ay may Zika virus, pagkatapos ay nakagat siya ng isang lamok, pwede itong lamok ay walang dalang Zika virus, pero dahil kinagat niya yung pasyenteng may Zika, nagbabago yung anyo ng lamok at nagkakaroon siya ng Zika at pwede siya makahawa ng ibang tao. So, napakahalaga po na unang-una, hindi kayo makakagat ng lamok. At kung meron na kayong sakit, dapat ay hindi rin kayo makakagat ng lamok kasi pwede rin natin mapasa itong Zika virus sa ibang tao sa pamamagitan ng kagat ng lamok. Ito po ang mga sintomas ng Zika virus. Medyo hawig sa dengue o sa trangkaso. Una-una, may lagnat, sumasakit ang ulo, namumulay yung mata, naglalabasan itong mga rashes sa katawan at sumasakit din itong mga joints nila. Ganito po yung itsura ng mga rashes. Iba't ibang klase. Merong rashes sa leeg, sa kamay, sa dibdib, sa katawan. Ganito po ang itsura. So, babantayan natin to. Ang isang binabantayan natin komplikasyon ng Zika virus, lalo na sa buntis, ay yung pagkakaroon ng microcephaly sa fetus, sa batang dinadala nila. Nakita nila kasi yung Zika virus, tinatamaan yung nerves or yung brain ng bata. Kaya paglabas ng baby ay maliit po ang kanilang ulo. Ang tawag dito ay microcephaly. Kung ito ang normal na laki ng ulo ng bata, mapapansin ninyo, maliit yung ulo, pati yung utak mismo sa loob ay maliit din. Dahil dito, nagkakaroon ng mga komplikasyon. Hindi sila nakakasalita ng maaga, hindi nakakalakad. Kadalasan ay kailangan nyo bantayan habang buhay yung bata. Katulad nito, isang taon na hindi pa rin nakakalakad. So, kailangan talaga makaiwas tayo sa Zika virus, lalo na sa mga buntis o balak magbuntis. Ito lang po ay short summary. Ang Zika virus ay nakukuha sa lamok. Sa ngayon ay wala pang bakuna sa Zika virus. Ang sintomas ay lumalabas ng mga 7 days. So pag kinagat ka ng lamok ngayon, maghihintay pa ng 7 days bago lalabas yung sintomas. At 4 sa 5 tao ay walang sintomas. Isa lang sa 5 ang magkakaroon ng mga fever, headache at yung mga red eyes na sinasabi ko sa inyo. Paano tayo iiwas sa kagat na lamok? Siyempre, sa bahay natin, yung mga pintuan, yung mga bintana, lagyan ng screen. Pwede maglagay ng lotion, mga off lotion sa katawan. Magsuot ng long pants, long sleeves. Pero kailangan yung baro ninyo medyo makapal na hindi pa rin makakagat na lamok. Sa gabi, pwede magkulambo para hindi makagat na lamok. At syempre, sa paligid ng bahay natin, alam naman natin yung mga paso na may tubig, yung mga gulong, minsan nag-iipon ng tubig dyan. Meron tayong mga plastic-plastic sa bahay. Pag nag-ipon kasi po ang tubig dyan, pwede mamahay dyan yung mga kitikiti and in 1 week, marami ng mga kitikiti. Dyan ang gagaling yung mga lamok. So, umikot-ikot kayo sa bahay ninyo, tingnan. Kahit hindi lang sa bahay ninyo, kahit sa kapitbahay, baka may mga swimming pool, may mga tubig, naka-imbak na tubig. Lahat po yan kailangan lilinisin, lalo na kung minsan umuulan. In summary, kung meron kayong ganitong sintomas, tulad ng sinasabi ko, lagnat, rashes, namumula ang mata, at kung nakagat kayo na lamok, kailangan po kumonsulta tayo sa doktor kasi malay natin, baka dengue, baka Zika virus, mas maganda po maaga pa malaman na natin ang inyong sakit. Sana po nakatulong itong video sa inyo. God bless.